Hello, what's up again mga kabaro? So welcome again to my next tutorial, no? So ngayon, tuturo ko naman sa inyo kung paano mag-order ng mga charts, kung saan ito i-order. Ano ko? So sa mga kung nakita niyo sa previous tutorial ko, nag-tutorial din ako kung paano mag-order ng mga charts, no? Through sa ICDIS. Ngayon, mag-order naman ako ng charts through sa paper charts, no? No, paper charts na naman kasi may paper charts pa kami, hindi pa kami full ICDIS. So ngayon, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Tara na. So ituturo ko sa inyo kung paano mag-order. So ang gamit nito, ang ginagamit nito ay ito, no? So ito 'yon, no. Admiralty Maritime Data Solution Catalog, no. Chart catalog. So lahat ng chart sa buong mundo dito mo makikita. Dito ka mag-order. So kagaya lang din yung tinuro ko sa previous na video ko, no, nung sa digital catalog, no, digital naman yun, dun sa computer yun, sa may program, kung napanood nyo yung tutorial na yun. So dito naman, dito rin tayo mag-order sa paper chart, no, ito. So iba kasi yung digital, iba ditong paper chart. So ito, tuturo ko sa inyo kung paano mag-order nito. Saka mag-correction, kine-correction din ito. Kagaya din doon, ina-update din, no? Kung nakikita nyo, ina-update ko rin. So unang-una, ipapakita ko muna sa inyo. So hindi pala ito. Ito pala yung old edition. So ito yung yan. So every year may bagong edition. So kailangan nyo rin i-order baka mga deficiency kayo, no, pag may PC. So ngayon, so nang una gagawin natin is example, kung may dumating na correction, no. So ito, kung sa previous ko rin tinuro ko rin sa inyo kung saan ko to piniprint, no. So DGTE data galing din sa Corns, no. So through email lang sinisend yung file, tapos ini-update ko diyan sa program ko na DGTE data, tapos ipiprint ko. Tapos iyan, ito para updated weekly. Weekly din ito lumalating, no, kagaya ng kasama ito sa mga ano, correction ng mga Admiralty sailing direction. Yan, kung napanood nyo yung mga previous tutorial ko, no. So dito rin kasama itong ipiprint. So ngayon dito ko naman ito i-correct, no. Ituturo ko naman paano i-correct. So ngayon is ito yung mga correction date, no. Yan, correction date. So kung anong date updated, no. So updated. So anong date kayo mag-update is isulat nyo dito. So ngayon is week 23, no. So week 22. So last ko is week 22. So tama ito. 31st May ako nag-update. So 31st May din ako in-update, nilagay ko dito. So mag-example lang tayo ng kahit isa, no, kung paano ito i-update kasi masyado nang mahaba pag i-update natin ito lahat kasi marami. So yung may instruction naman dyan, eh, new edition of Admiralty charts and publication. So ito yung mga dumating, so kailangan mong i-correct to. So example, page page ito, page 32. So ito yung 1402 na chart number. Sa page 32 siya makita, i-update mo, no, kasi may ito yung bagong edition niya is 03 June 2021. So palitan mo yung date na yon kasi luma na yon, no, old edition. So punta tayo sa page 32. Ayan, 32, page 32, charam. Ayan, 32. So anong chart number yon? Ito yung chart number, ito yung scale niya, no? Scale 1 over 1 is 2 360,000. So mga nasa overview na yata to. Postal. Yan. Page 32. So nandito tayo sa page 32. Nagkabulol-bulol na tayo mga kabaro. 1402. So hanapin nyo itong 1402. 1402. So ito 1402. 1402. Ayan, update ko na. So 2
straight line lang, no? So kung mag-delete kayo, so June 2021, so wala nang date. No, ganyan, June, yung last niya is May 2020. So may bago siyang edition is June 2021. So saan natin kinuha yung June 2021? May laway pa. Ito, June 2021. Ayan. So another page naman. So page, nasa page 34 rin siya. So at least yun din sa page 34 yan. So bila lang. 1402, hanapin natin yung 1402. Ayan. 1402, so update ko na rin yan, June 2021, di ba? So ganyan lang mag-update, simple lang, hanapin nyo lang yung page, tapos chart number, tapos ito yung edition date, no? So palitan nyo lang doon, ano, so saka, ito lang, paras lang to lahat, hanapin nyo lang lahat. Tapos dito rin makikita kung may new edition, no? So example sa Admiralty Publication, so itong tawag na to Admiralty Publication, mga publication yan. Ito Admiralty Charts, no? So ito yon Admiralty Charts, Admiralty Charts, Admiralty Publication. Dito ko nakikita kung may bagong update tong mga librong to, ano. So dito nag-update. So ngayon is nilagyan ko not affected, so wala tayong NP201B-2022 2022 na siya, Admiralty Digital. So wala tayong NP201B, nilagyan ko lang not affected, ano. Ganyan lang. So ito yung mga, yung mga to, wala na to, pero chin-check ko lang kasi ito yung nandun sa dito, yung mga page na to, parang summary niya, parang summary. Ayan. Wala na ito, hindi ko na to. Ayan. So dito tayo sa pinaka. So itong mga Admiralty Chart Agent and Distributor, so in i-update nyo rin to. So may, so ngayon kinat ko na, so page 4, so hanapin nyo doon, insert nyo lang yung ano na yon, yung kinat ko na yon. So dito yun makikita sa page 4, may ano naman, page 4. So ito yung mga yan, kung nakikita mo yan, yan in-update ko rin yan. Yan, ito yung mga distributor, no? So kung nag-distribute nito, yung mga office, mga office, no? Yung agent na bahala nito, ipapasa lang namin sa kampanya, sa or sa owner. Ang owner pupunta sa agent, ay yung agent na bahala order i-send sa amin. So ito yung purpose nito, no? So ngayon, paano mag-order nito? Hindi ko alam, ha, joke. So pag mag-order lang, ganun lang naman. So pupunta muna kayo dito sa ayan, limits of admiralty in chart indexes. So di ako, nakabulol-bulo na tayo mga kabaro. So example, ayan. Dito tayo sa Japan para makita. Ayan, Japan. So ito yung location ng Japan. Japan. So ito ay naka large scale to. So ito yung buong Japan. So kung may biyahe kang Japan, ayan, ito yung kailangan mo. Letter L, pupunta ka doon sa letter L. L. So may mga page ito. Yan. 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 D. 3D to. So sa L ka man. L. M. N. L. M. N. Key. L. Yan. L. Kung nakikita nyo. So kung nakikita nyo, ito na yun. Ito na yun siya. Ano? So example, mag-order kayo, ganun lang din. Parang mag-example dito sa Korea, pupunta kayo dito sa Shikoku. Parang ganun din, yung kagaya din sa na ginawa ko doon sa Admiralty Digital Catalog, na gumuhit lang ako ng nag-rough estimate lang din ako ng course. Example, dito na lang kasi may isla pala yan. Ayan, so maghanap tayo ng malapitan. Example, yung mga kilalang lugar dito sa Japan. Ayan, kagaya nitong Tokyo. Tokyo. Ayan, alam naman natin yung Tokyo, nandito yan. So example, pupunta ka sa Osaka. Ayan, Osaka. Osaka, so mag-rough estimate ka lang ng course line. Ayan. Ganyan. Ayan. Oop, pupunta.
Yan, tapos yan. So estimate lang yan ha. So kung yung ma so titingnan nyo, so ang gagawin nyo is yung madaanan ng mga chart, ito yung mga chart number nya. Yan. So i-order ito, yan, kailangan ito. Yan, so meron ka na 986. So ito, nadaanan siya. So GP93. So ito, nadaanan siya. So GP70. So ito, nadaanan siya, GP80. Yan, GP87. So meron pa, set C in set 1. So C, yan, ito C in set 1, so dito. So alam naman natin yung saan yung pumunta tayo sa Tokyo, ayan, Tokyo. So mag-estimate ka rin dito papunta dito. Ayan, ayan. So yung mga nadaanan, hindi makita. So yung mga nadaanan nito, yung mga in-estimate, no, ayan, kagaya nito. Ayan, i-order nyo yan. Ayan, ito, 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 ito na lang. Ito, malaki GP1062. Minsan kasi yung mga maliliit, hindi na, ano kasi, ano na naman, piliin nyo lang ito, 1081, ayan. Ayan, yung mga kasya-kasya lang. Ito, wag na ito, kasi nadaanan nga, pero maliit lang ito, kunti lang ito. So, ito na, covered na siya dito, di ba? So, para makatipid din kayo, tapos makatipid din yung kumpanya, no? So, tutulong din kayo sa kumpanya, huwag kayo ng order-order kahit harbor chart, coastal chart, tapos meron namang ano to, tawag nito, harbor chart yata to, harbor chart, yung mga maliliit. So kailangan nyo yung ang harbor chart, kailangan nyo kung saan kayo pupunta, sa example Tokyo. So kailangan nyo yung harbor chart, example wala kayo namang Chiba, so hindi, kailangan nyo yung harbor chart, diba? So example, kuha nyo na yung mga 10, example, ito, 1080, GP81, nakuha ko na, yan, GP81. So, kailangan nyo rin yung title na yan. So, saan nyo ito makikita? Dito lang, sa left side. Yan. So, GP1081. Hanapin nyo yung GP1081. Ayan, so, ito yung title. So, Uraga's Widow. So, yan lang, kahit lang, yan lang isulat nyo. GP1081, Uraga's Widow. Ano? So naintindihan nyo mga kabaro. So ganyan lang mag-order, no, dito sa Admiralty catalog, no, chart catalog. So naintindihan nyo siguro yung turo ko mga kabaro. Yun lang, no, para di na tayo dinaganong taas yung videos natin, yung video natin, no. Kasi madali lang naman ito, no? Sa una lang talaga mahirap, no? Pag nasanay na, parang wala, mais-mais na lang, ano, mani-mani na lang. So yun lang mga kabaro, no, at sana i-subscribe nyo ang channel ko, at kung gusto nyo mga ibang tutorial, nandito rin sa description box, may mga link dyan na ibang tutorial ko, marami dyan. So i-click nyo lang kung ano yung gusto nyong matutunan. So yun lang mga kabaro, at paalam!